Hello, Selvin, ang inyong Tech IT Detectives, Reviews, and Guides. Ito ang unang episode ng hopefully mas marami pang susunod na episode in the future ng Alvin Tries Desks. Pili kong desk setup this time, guys, para sa mga gamer dyan. Simple and clean look lang ang habol natin, pero may added na sipa mula sa ating lighting. Start muna tayo, guys, syempre sa laptop na gagamitin natin for this setup. Of course, hindi na natin kinount ang laptop sa budget natin dahil dito pa lang, medyo malaki-laki na agad ang budget na kakailanganin natin. Ang sinasabi kong laptop, guys, ay ang Asus ROG Zephyrus G14. Na kung papansinin nyo, ang dominant na color kasi ng ating setup ay kulay puti, at para mag-match ang laptop natin para dyan, kailangan puti din ang laptop natin. Isa na dyan, syempre, ay ang Asus ROG G14 na available sa mga Asus stores near you, at syempre, available din sa Lazada. So, kung interesado kayo, ilalagay ko yung link nyan down below. Syempre, simulan na natin ang desk setup natin, guys. At dito muna tayo sa pinakamalaking part niya, which is yung desk itself. So, yung desk natin itself, guys, ay ang Beyer D. Hindi ko alam kung tama yung pagka-pronounce ko, pero yun nga, Beyer D na computer desk. Na, to be honest, nung dumating sa akin at na-unbox ko ang desk na to, medyo na-disappoint ako nung una kasi hindi ito yung color na in-expect ko, at the same time, hindi kasing kapal sa picture ng bakal na nakuha natin. Pero once na na-assemble ko na, guys, ang ating desk, talaga nga namang natuwa ako sa ating Beyer D na computer desk. Sapagkat sa presyo na 2,469 pesos, nagde-deliver naman ng enough durability ang ating computer desk. Para sa akin, isa na to sa pinaka nagde-deliver ng value for money, kung saan matibay naman siya enough at hindi nagwa-wobble kahit na puno ng gamit na ang ating desk. At the same time, napakalaki ng size niya para talaga makapagtrabaho pa tayo sa ating desk at hindi lang mapuno ng ating mga peripherals at ng ating laptop. Again, guys, available nga yan sa Lazada. Kung sakaling interesado kayo, ilalagay ko na lang yung link niya down below. Next pa dyan, guys, ay ang chair natin na nakuha ko sa store na Mulisen, again from Lazada. So ang upuan na to, guys, ay parang inspired ng Eames style na chair kung saan medyo may pagka-Scandinavian ang look natin. Medyo minimalist and simple, color white. Yun na babagay talaga sa theme ng setup natin. Nagkakalagay ito, guys, na 1,299 pesos at kung tutusin, hindi ito ang pinakumura office chair o kaya chair na pwede nating magamit sa desk setup natin. Pero yun nga kasi pasok na pasok ang chair nito sa theme natin, at actually wala na akong ibang mahanap pa na stylish na chair at the same time affordable katulad nitong nasa desk setup natin. Komportable naman siya and so far matibay naman siya. So I highly suggest this para doon sa mga naghahanap ng mga chairs, hindi nga lang actually sa desk setup nila, kundi para na rin sa kanilang mga bahay. After nyan, guys, doon na tayo sa mga laman ng table natin. Unahin natin ang laptop stand na nakuha ko, again, from Lazada. So, nagustuhan ko tong laptop stand natin, guys, kasi talagang kino-complement niya yung keyboard deck ng ating ROG G14. Kasi nga, silver metallic yung finish na nakukuha natin sa keyboard deck ng ROG G14, na bumagay talaga yung aluminum finish naman nitong ating laptop stand. Aside pa dyan, guys, dahil hollow yung gitna ng ating laptop stand, talagang mas nagiging minimalist at clean yung look niya, and also nakakatulong din syempre ito sa exhaust ng ating ROG G14. Available to, guys, in 3 different colors. Meron black, dark gray, at syaka ito mismong silver. So at least meron kayong options kung ano yung mas babagay sa desk setup nyo. Again, yung mga gamit na yan, ilalagay ko yung link down below. Next naman dito, guys, ay ang mousepad natin. At dito na nga pumapasok yung pagiging RGB ng ating setup. So ang mousepad natin, guys, ay ang brand na Fantech. Para sa mga hindi nakakalam, ang Fantech ang isa sa mga pinakasikat na value for money brands ng mga peripherals dito sa Pilipinas. So dito sa ating mousepad, guys, ito nga ay RGB at available siya actually in different colors. Meron tayong pink, meron tayong gray, tapos meron din tayong black. So dito sa gray, guys, ito ang napili
pinili ko. Dahil para sa akin, ito ang kulay na nababagay sa setup natin ngayon. Very basic lang naman ang ating mousepad. Pagdating sa quality, guys, masasabi ko na napakaganda talaga ng quality ng mousepad na to, considering na ang presyo niya lamang ay 999 pesos. Actually, guys, kung naghahanap kayo ng mousepad in this color na may RGB lights talaga, ito na ata ang pinakamurang makikita niya sa local market natin. So, again, kudos sa Fantech na nakapagbigay sila ng isang magandang quality ng product at a fair price. Sa ibabaw naman, guys, ang ating mousepad, of course, ay ang ating keyboard at saka ang ating mouse itself. At yun nga, unahin muna natin yung keyboard natin. So, yung keyboard na meron tayo sa ating setup, guys, ay ang Techwear B68 na keyboard. Actually, napakabago lamang ng keyboard na to. At ayun, sobrang tuwang-tuwa talaga ako sa kanya. So, ito, guys, again, available din siya sa Lazada, pero unfortunately, sold out na agad ang keyboard na to dahil medyo in demand siya right now. Ang pinakamaganda kasi sa kanya, besides being a wireless mechanical keyboard, eh syempre RGB pa siya. So para sa mga mahilig ng RGB dyan, eh matutawa talaga kayo dito sa keyboard na to. Pero hindi lang yan, dahil pagdating sa presyo ng ating Techwear B68, ito ay nagkakalaga lamang na 2,750 pesos. Para sa mga hindi familiar sa mga mechanical keyboards dyan, actually at this price, guys, eh sobrang sulit na ng ating Techwear B68. Dahil sa features niya na wireless na nga, RGB pa, hot swappable pa yung keys natin, and of course, mechanical nga siya. Ito, madalas makukuha natin for the price of around 4,000 and above. So, at 2,750 pesos, eh napakasulit na talaga ng keyboard na to. So, para sa mga maghahanap dyan, abang-abang na lang kayo kasi currently sold out nga ang keyboard na to sa Lazada. Ilalagay ko na lang again yung link niyan down below. After nyan, guys, ay ang mouse natin, at again, binabalikan natin ang brand na Fantech. So, ang mouse, guys, ang ginamit natin sa ating setup ay ang Fantech Helios XD3 na wireless mouse. So, meron din actually available nito, guys, na wired version, pero mas pinili ko yung wireless version kahit mas mahal siya ng konti kasi para talaga mas ma-maintain natin yung pagiging malinis ng ating setup. With my experience naman, guys, napakaganda at napaka-light naman nito. Very ideal for gaming, and also meron din tayong software para sa kanya para talaga ma-adjust natin yung mouse natin to our liking. Para sa akin, for the price of 2,450 pesos, yes, hindi again ito ang pinakamurang mouse, lalo na kung sanay ka dun sa mga mouse for less than 1,000 pesos. Pero para sa mga bagay na nakukuha natin, again, RGB, wireless, magandang performance, very lightweight, at of course, yung looks na napakaganda at napakalinis talaga. Para sa akin, napakagandang option na sa inyo ng Fantech Helios XD3 na wireless mouse. Aside pa dyan, guys, isang Fantech peripheral na naman ang meron tayo. Ito naman ay ang ating Fantech HG11 Captain 7.1 na headphones. So, etong headphones natin, guys, again, syempre, kailangan may RGB yan dahil sabi ko nga, ang setup natin ay pang RGB talaga. Quality ng sound natin, guys, ay okay naman. Hindi siya sobrang ganda, pero hindi rin siya sobrang sama talaga, lalo na para sa presyo niya. From my experience, guys, kung kayo talaga ay nagtitipid at naghahanap kayo ng good quality headphones, napakaganda option na nito para sa inyo. Again, Fantech delivering us yung mga peripherals na very affordable, pero talagang sufficient yung quality para talaga matuwa ka naman doon sa pinambayad mo. Isa pang kinaganda nito, guys, kung naghahanap kayo ng white headset talaga, isa na to sa pinakamura at pinakasulit na headset na makukuha nyo na nanggaling sa isang reliable na brand. Yung iba kasi hindi ko masyado mapagkatiwalaan, pero with Fantech kasi for me, tried and tested na mula dati pa ako naglalaro using Fantech, so wala naman tayo magiging issue talaga dito. Of course, kung mapapansin nyo din, yan ay nakalagay sa ating Fantech headphone stand. Mukha na akong sponsored ng Fantech, pero hindi to sponsored ng Fantech. Guys, binili ko ang mga peripherals na ginigamit natin. Ito naman ay ang Fantech Tower with RGB lights. So, nothing special naman, guys, maliban sa may RGB lights tayo dito, at pwede mo siyang iset using yung button dito sa gilid. Nagkakalagay ito, guys, sa 749 pesos, pero kung hindi naman talaga ikaw particular sa RGB talaga, eh available din yan for around 350 or 400 pesos ata. Both available, again, in Lazada. Actually, karamihan ng mga products natin dito, guys, eh available in Lazada. Dahil ayun nga, sabi nga nila, hashtag nasa Lazada yan. And ayun nga, guys, tapos na tayo sa mga peripherals ng ating desk setup. Syempre, dun na tayo sa mga final touches niya. At para ma-enhance pa ang ating desk setup, napakalaking bagay kung meron kang magandang lighting. And of course, dito nagbabalik na naman ang paborito kong light strip. Ito ay ang Global Gears Zero light strip na, again, makukuha natin sa Lazada for the price of 1,250 pesos with a 2-meter length. Tapos meron din tayo available at
5 meters. So, without the light strip, guys, parang bitin-bitin ang ilaw natin. Pero, kapag dinagdag mo yung light strip, talagang dito nasisipa ng maigi ang ating desk setup at magsha-shine brighter like a diamond. So, depende sa mood nyo kung anong color nyo gusto. At least, napaka-RGB-licious na ang ating desk setup at mas maganda na talaga siyang tingnan ngayon. Pero, hindi pa tayo nagsistop dyan kasi kung bitin kayo sa liwanag ng ating light strip, of course, meron din tayong standing lamp. So, kung tanong nyo bakit hindi table lamp at standing lamp ang kinuha natin, kasi syempre, kapag table lamp ang nilagay natin, mag-occupy na naman yan ng space sa ating desk setup. And personally speaking, guys, mas gugustuhin ko na standing lamp na lang ang ginagamit para talaga mas marami pa tayong malagay na gamit sa table natin na magagamit natin pang trabaho talaga. Of course, ang bulb na nakalagay dyan, guys, ay RGB din. At this time around, ang ginamit naman natin ay ang Xiaomi Yi Light. So, kung naghanap kayo ng maliwanag talaga na RGB bulb, this is the bulb for you. Pero kung sakali naman na hindi naman kayo particular sa brightness talaga at gusto nyo mas pang mood light lang, mas ideal na para sa inyo ang Global Gears kasi mas mura sila kesa nga sa Yi Light. Either way, guys, para sa akin, hindi kayo magkakamali. Depende na lang sa preference nyo yan. So, ang Yi Light natin, guys, nagkakalaga na 998 pesos. Tapos yung standing lamp naman ay nagkakalaga na 970 pesos. Actually, sa adjustable arm standing lamp natin, para sa akin, ito na yung pinakasulit na pwede mong ma-purchase na standing lamp sa Lazada. Kasi nga, at under 1,000 pesos na adjust mo kung saan directed yung ilaw. Napakaganda yung tingnan kung medyo hanap mo yung medyo mas industrial na look. Ito for me ang lamp na dapat para sa'yo. Ngayon guys, kung makikita nyo, yun na lahat ng laman ng ating desk setup. Pero syempre, hindi nagtatapos ang desk setup mo dyan kasi may mga cables and wires ka pa na natitira. So, para linisin yan, guys, ang pinakamaganda mo talagang gawin, gumamit ka ng cable organizer para maitago mo na maigi ang iyong mga cables at mas maging malinis patingnan ang iyong desk setup. Actually, yung pinaka nagpapadumi guys sa mga desk setup natin yung mga cables talaga. So, as much as possible, wireless yung ginagamit natin yung mga peripherals. Pero, ayun nga, kung wala tayong gaanong budget, di itago na lang natin using cable organizers. Syempre, si dinami-dami ng mga gadgets na sinaksak natin guys para mag-light up talaga na parang Christmas tree ang ating desk setup. Tayo ay gumagamit ng Omni Power Strip para talaga enough yung sockets na gagamitin natin para sa ating desk setup. Speaking of enough sockets, guys, syempre sa laptop natin, meron din tayong mga isasaksak dyan. Since ang dami natin mga peripherals, meron umiilaw na mousepad, meron umiilaw na headphone stand, lahat yan ay gumagamit ng USB connection. At para sa mga limited na port selection dyan, ginamit ko guys ang MacDodo 10-in-1 USB hub para talaga ma-manage ko lahat ng cables natin. Para again, mas malinis ang maging desk setup natin. At para mas mapalinis pa yan guys, gumamit din ako ng USB Type-C extender. Since yun nga ang cord natin sa MacDodo USB hub, medyo bitin, actually available din sa Lazada ang USB Type-C extender. Para mas lalo pa nating matago ang USB hub natin at mas maging malinis talaga at cohesive ang pinaka-design ng ating RGB gaming desk setup. Finally guys, para matapos na ang desk setup natin, ay pinuno natin yan ng mga accessories na hindi na for gaming pero for work na rin. Meron tayong desk organizer para mas maging malinis ang setup natin. Syempre, andyan yung planner na ginagamit ko pang araw-araw sa mga trabaho na kailangan kong tapusin. And then finally, yung plant na nakuha ko dito sa gilid mula sa Munting Sibol. Shoutout nga pala kay Sir Sai, ang dami kong nabiling plants mula sa kanya. Syempre, hindi natin pwedeng tanggalin ang plants guys sa ating mga desk setup kasi personally para sa akin, nakaka-relax ang mga plants. Tapos maganda din na maglagay ng plants sa desk setup mo para magkaroon ng life ang desk setup mo at hindi lang puro electronics at gadgets ang mga laman nito. Anyway guys, yun na ang lahat ng laman ng ating first ever desk setup at lahat yan guys ay nakakahalagang 20,030 pesos and 60 cents. So medyo optional actually guys yung ibang elements dito sa ating desk setup. Sabi ko nga yung iba pwede nating mas murahan, yung iba pwede nating palitan ng mas murang version. So depende na lang sa inyo yan kung ano yung mga accessories na gagamitin nyo. Personally para sa akin, ito na ang pinakamaganda na pwede kong ma-achieve with this budget na mabibili ko online. Kasi yun nga, with the pandemic right now, medyo mahihirapan tayo na lumabas at mag-ikot-ikot para ma-check kung ano ba ang mga gadgets at accessories na gugustuhin natin para sa ating desk setup. Sa bagay, bakit mo naman kailangan lumabas kung may online store na naman? Katulad na Lazada, kasi kung tutusin guys, lahat ng mga sinabi ko, dito sa ating desk setup, available yan sa Lazada. Again, sabi nga nila, #NasaLazada yan. Anyway guys, yun na nga ang ating first ever episode
ng Alventrice desk. At hopefully nagustuhan nyo ang first desk natin. Kung sakali na medyo bitin kayo or feeling nyo meron pa kayong maisasuggest para ma-improve ang desk setup ko, syempre i-comment nyo na lang yun down below. At para doon sa mga gumagawa ng sarili nilang setup sa bahay, ako very interested na makita ang sarili nyong setup. I-message nyo lang yung mga pictures ng setup nyo sa Instagram ko at hopefully magkaroon tayo ng chance na ma-feature ang setup nyo next time dito sa ating Alventrice desk para naman ma-recognize ang creativity nyo. Anyway guys, again, kung sakaling gusto nyo ng mga tech reviews, tips at saka guides, at kung sakaling gusto nyo pang abangan yung mga future videos natin at possible Alventrice desks episode natin, mag-subscribe by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!